sa mga aklat, na paano tayo naniniwala sa mga aklat? Sabi natin, ang Quran lamang ang tanging aklat na natitirang authentic. Lahat ng mga naunang aklat ay nawala na, naglaho na. Hindi na natin sila matatagpuan. Yung original nito. So, paano tayo naniniwala? Maniniwala tayo na ang Allah ay nagpadala ng mga aklat sa kanyang mga sugo. Ha? Kung sinabing sugo kasi, ibig sabihin yan, meron siyang mensahe na hinahatid ng Allah. So yan ay merong aklat. Pero ang binanggit sa Quran ay kay Abraham, kay Moses, kay Dawud, kay Isa, kay Propeta Muhammad. Limang aklat lang yung nabanggit. So ang paniniwala natin sa mga aklat ay kinakailangan na maniwala tayo na ang mga aklat na yan ay totoong kapahayagan mula sa Allah. Ha? So, ibig sabihin, yung mga naunang aklat maliban sa Quran ay bahagi na lamang ito ng history. Bahagi ng kasaysayan na mayroong pinahayag na ganung aklat. Pero kung nasaan na, wala po alam. Hindi na natin alam kung nasaan. Ha? Kaya hindi na natin yung hahanapin. Dahil ipinadala ng Allah ang Quran na confirmation sa lahat ng mga naunang mga aklat. Ha? Ito yung confirmation. Wanzalna ilaykal kitaba bilhaq musaddikan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayh. At ipinadala sa iyo Muhammad ang aklat na nagtataglay ng buong katotohanan, ha? Nag-authentic, nagpapatotoo sa mga naunang kasulatan, ha? At tigapagbantay sa mga ito. So yun ang role ng Quran. Ha? Ina-authentic niya kung ano yung mga totoo doon sa mga naunang aklat. Ha? Pinagtitibay niya. Kumbaga, musaddika. Ina-authentic niya. Kung ano yung nandoon na katotohanan. Ayan. Pamuhayminan alay at ikapagbantay. Ibig sabihin, anumang ginawa nilang pagbabago sa mga aklat na yon, ah, itinatama ng Quran. Yan. Yan ang rule ng Quran. Tinatama niya. Kung nilagay nila doon sa mga aklat na yon na mayroong tatlong personal Diyos, ah, tinatama ng Quran. Nasabi ng Quran, Allahu la ilaha illahu. Hmm? Ang Allah, siya ang nag-iisang Diyos na walang Diyos maliban sa Kanya. Yan. Kung sinasabi sa mga unang aklat na ang Diyos ay may anak, sinasabi ng Quran, La yambagi lirrahmani ay yattakhidha walada. Hindi angkop sa katangian ng pinakamahabagin na siya ay magkaroon ng anak. Lam yalid, walam yulad. Hindi siya nanganganak at hindi pinanganak. So itinatama ng Quran kung ano yung mga corruption na ginawa nila doon sa mga unang aklat. Pero, ibig sabihin, hanggang doon lang tayo ang maniwala na merong talagang nag-exist na aklat, mga ganun. Niwalaan na lang natin na totoo ng Allah nagpadala ng aklat kay Abraham, kay Moses, kay David, sa ibang mga subo. No? Pero, ang source natin, ito yung sinabi natin noong nakaraan, ang source natin
Sa ating pananampalataya, number one yung Quran. Hindi na natin source yung ibang mga naunang mga aklat. Hindi na yun. Quran ang binigay sa atin. Ayun ang nakasakop sa atin. Kung nabuhay ka ng kapanahon ng Kristo, ang aklat mo, Injil. Kung nabuhay ka ng panahon ni Moses, ang aklat mo, Torah. Ganyan. Pagka babalik doon sa panahon ni Kristo, hindi mo inabot yun. Ngayon ka lang lumabas sa mundo. Ang inabot mo ay Quran. So yan ang magiging basihan mo ng iyong paniniwala. Ha? Dahil yan ang itatanong sa atin sa araw ng paghukom. Paano natin sinunod ang Quran? Paano natin sinunod si Propeta Muhammad? Hindi itatanong sa atin ang Injil at hindi itatanong sa atin ang tungkol kay Jesus Christ. Ha? Kung sinunod natin siya o hindi. Kung itatanong sa atin ang tungkol sa kung paano natin sinunod ang turo ni Propeta Muhammad. Yan. So ganun ang paniniwala natin. Sabihin, ang Quran, ito yung aklat natin na pinakukunan natin ng mga pangunahing kaalaman, mga batas, mga halituntunin. Ha? Yun ang basihan natin. Okay? Sunod na paniniwala sa